tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Yung aptitude mo and yung skill mo for the music, medyo mataas na kasi nakakapagturo ka na, naisasalin mo na yung theoretical part of the teaching, naisasalin mo na sa mga mas bata sa'yo o mga bagito, di ba? Pero I don't think it's a good idea kasi yung maturity ko, hindi pa ganun ka... I was like, ano yun? 17, 18 years old? You were a sophomore, no? Oo. Yes, hindi po... Ang hirap mo, na? Hindi ko po alam yung pinapasok ko eh. Pasok lang ng pasok eh. Pasok lang ng pasok. Hindi ko naman alam kung ano yung... So, parang Forrest Gump, kung saan ka lang dalin. Yes, yes. But you see, life really... the circumstances of our lives sometimes leads us to paths that we did not even plan to be. Yes. In, no? Tama, Tita Gracie. Who would have thought the last time we saw each other, I was not a digital broadcaster. I was Correct. A no. Yes. Then the pandemic happened, and then all of a sudden, Easter Sunday, I had my first show. Hindi ko to pinlano. It just, you know, the Lord just answered my prayer. And the Lord's hand is at work. Sometimes, hindi mo alam. He brings instances in your life and circumstances na, oh, nagawa ko yun? Kaya ko palang gawin. Hey, correct. Napanood ko sa Channel 9, UP Jazz. Wow! So, yeah, sa Channel 9, sabi ko, gusto ko dito. Sobrang overwhelmed ako sa jazz. Na, which is, sobra namang na-overwhelmed ako na feeling ko yung mga teachers ko doon, mga mentors ko sa probinsya. Hindi yung si Tito, si Oscar, yung mga iba pa, parang nababastusan sila doon sa ginagawa ko. Parang mali. Kasi gusto nila doon, notes. You have to learn these notes. Very technical. Yun na, yung pyesa, aralin mo yung pyesa. Well, ito, yeah. Kailangan kong sabihin yung name. Si Ike Dilyaco. Si Ike Dilyaco, nakita ko kung paano yung passion niya sa jazz. Una siya lagi, palagi siyang may headphones sa tenga, na palagi siyang may pinapractice. Tapos kahit di ko alam yung pinapractice niya, nakaka-inspire. Alam mo yung mga taong masisipag, sobrang, yes, nakaka-inspire. Yun kahit nga, di mo naintindihan. Yes. Totoo yan eh, yung kaya nga nung inisip ko yung title ngayong gabi, yung groove is in the heart. Alam natin, kanta yan na dance tune, pero that term encapsulates the spirit of the artist. Your groove has to be in the heart. Most, yes, especially in a genre like jazz. Kasi ang jazz, although may piyesa ka, no? May piyesa ka, pagdating sa improvisation at yung lalaruin mo yung kanta, na walang piyesa, no? Mag-i-improvise ka. Tapos, kunyari, grupo kayo. It's your turn. Magso-solo ka. Wow! Para kang pinakawalang manok. Talagang go, di ba? You just have to do, yes, your own thing. And that's the excitement and beauty of jazz. It's that free-flowing and talagang lumalabas yung groove in your heart. Yes, tita. Ang tsaka nga po yung ano, kamukha nung ginawa ni Sir Pete kanina, makikita mo yung talagang nagkukwento siya. We are so delighted that they could join us tonight because groove is in the heart. It's just truly an expression of their artistry and God-given talents. You know, the Filipino artists are truly very generous with their artistry. And in this time of pandemic, they have brought us a lot of joy, a lot of calming moments with their virtual performances. Thank you, Lord, for gifting the Filipino race with this fantastic talent. Sabi nga nila, sa lahat ng entablado sa buong mundo, pihado, merong Pilipino dyan na talagang tumutugtog para mabigyan ng saya ang ating mga kababayan at hindi lang kababayan. You know, everywhere in the world, there's a Filipino artist that's delighting audiences. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.